Eto, medyo mainit din to eh. Meron sinasabi si Coco Pimentel. May sinasabi si Coco Pimentel kay Boy 10K. Eto po yun. So, ilabas na natin. So sabi po, eto, latest na balita, kakapasok lang ha. Pimentel said, this was based on the communication of the Senate on the Commission of Appointees, Senate to the Commission of Appointees, CA, which he said he personally saw, where Cayetano was least under the majority block and Senator Risa Ontiveros was the only member of the minority in the commission. Okay? Coco Pimentel. Ayan. Alan Peter Cayetano, part of the Senate majority. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel argued that Senator Alan Peter Cayetano cannot represent the minority in the Commission of Appointment because he is listed in congressional document as being a member of the majority block. Eh, kailan po ba naging majority, kasama po sa majority block itong si Alan Peter Cayetano? Eh, yung nakaraang administrasyon po yun. Diba? At ang alam naman po natin, simula pa lang po, Vice Presidente pa lang po, ang tinatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos, eh alam niya na po kung gaano kagalit at kung gaano ka-disagree itong si Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh kulang na lang, tawagin talaga natin niya na anti-Marcos eh, di ba? Oh, kaya po, itong mga to, si Larissa Ontiveros, iniisip nila, nako, yung si Boy 10K, sa majority block yan eh. Kumbaga, itinanim lang yan dito sa atin sa minority. Para kung sa ganun, yung mga magiging decision natin, eh madaling mapaboran ng majority agad. Kumbaga, parang mababaliwala po kasi talaga sila dyan eh. Diba? Mababaliwala sila talaga dyan eh. Pero, mali po yan. Naging majority block si Alan Peter Cayetano noong panahon ng Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin na suportado niya si Pangulong Duterte. Pero not this time. Not the time of Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, ginagamit lang po nitong dalawa na to upang si ganun. Siguro talagang gustong-gustong makuha ni Risa Ontiveros yung pagiging leader ng minority block. Oh, ha? Diba? Tsaka imposibleng tanim-tanim pa yan. Hindi naman sila nagtago na talagang itong si Boy 10K eh may galit at talagang anti-Marcos yan eh. Diba? Simula't simula pa lang po, pinakikita na nila. Kasi nung panahon na yun, si Risa Ontiveros na lang talaga ang nakapasok eh. Number 11 nga po eh. Muntik nang matanggal sa number 12 sa top 12. Kung hindi po nakapasok si Risa Ontiveros ano, doon sa top 12 ng Senate, ay nako. Pihado ako, masaya ang bayan. Ano? Masaya ang bayan. Sabi dito ni Hideout, nagpapabango lang yung mga pangalan na yan. Sa susunod na election, manalo siya ulit. Tama ba yun? Kung baga, uutuin na naman niya ang taong bayan. Ah, kay ano to? Kay Ma'am Lenny. Nanay Lenny, ano? So, yun po. Kung baga, nung time ni Pangulong PRRD, alam naman po natin na sobrang suportado ni Boy 10K ang ating Pangulo. Pero this time, hindi po. Kaya nabibilang po talaga itong si Boy 10K doon sa minority. O, sabi ni Jacqueline May Cabrera, ikaw lang naman ang nagsasabing pabigat. Bitter ka bro. May ma-content lang ha. Move on din po. Gusto niyo, Ma'am Jacqueline, gusto mong mapatunayan ko na hindi lang ako ang nagsasabi ng pabigat? Ayan, tingnan mo. Magbasa ka ngayon sa comment section. Tingnan mo. Dadaloy dyan na ang nanay Lenlen mo ay pabigat.
para sa kanila. Basahin mo pagkatapos mga 20 seconds. So, ngayon po, gustong palabasin itong sila Coco Pimentel na kumbaga planted 'yan. Inimplanta 'yan si Boy 10K dito sa minority block para sa ganun wala nang haharang sa kanila. Wala nang magiging check and balance. Kumbaga kung ano man ang gustuhin nila, yun na yun. Kasi kumbaga meron tayong leader na parte din ng majority block. Meron tayong leader na kung sakali na merong gustuhin ang majority block, hindi na natin ma-check and balance kasi ang leader natin parte din nila. Kumbaga nagtatago lang sa ibang uniforme. Para sa ganun, wala nang hahad lang sa kanila. Pero hindi po totoo 'yon, ano? Talaga pong this time ito pong sa gobyerno ni PBBM, dapat po talaga at nabibilang po talaga yung si Alan Peter Cayetano o si Boy 10K sa minority block, no? So next po tayo, pangalawa. Pangatlo naman po, ito. Nako, ito idol to ni Jacqueline eh. Nanggagalaite kay Boy 10K, etong tita niya. Saan ba 'yon? Ito. Risa Ontiveros. Oh, muntik ng malaglag. Hindi pa nalaglag, ano? Ayan. Cayetano versus Ontiveros, di ba? On commission of on appointment, minority leader appointment. Ayan. One news. Bottom line, she wants the position. She wants to do a good job. So do I? But again, tatanungin ko sa kanya, Senator Risa, anong mas importante sa iyo? We do a good job, we fiscalize, we serve our people, or position? So if sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano na baga, hindi naman yung ano eh, yung pagpipiscalize ang gusto mo eh. Hindi naman yung ano eh, hindi yung ma-check and balance lang naman natin ang gusto mo. Ang gusto mo lang is magkaroon ng position. 'Di ba? We serve our people or position. Kasalanan ko ba na walang nag-nominate sa kanya? At ako yung binoto ng majority. Yun po ang problema sa punto ng Dilawan. Which is Dilawan. Yan po. Kagaya nila Jacqueline. Binoto. Yun po ang problema sa punto ng Dilawan. Ayo, tinawag kayo. Jacqueline, tinawag kayo ni Boy 10K na ano daw kayo. Kulto daw kayo. Yun po ang problema sa punto ng Dilawan. Na pag hindi ka kasama sa kanila, hindi ka na opposition. Hindi ka na minority. Alam nyo naman po, yung mga Dilawan na yan, feeling entitled yung mga yan. Feeling entitled na akala mo, sila lang ang kailangan sundin ng sambayan ng Pilipino. Yung tipo bang kagaya niyang mga yan, di ba? Yung tipo bang kung makapanghusga ng mga tao, ang akala mo, andyan yaman. Pero wag ka. Nung eleksyon, nung nanay nila, sinusundo sila ng bus. Oh. Mga feeling entitled kasi. So, yan po ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano? It is not about gaining a position. Sagot naman ni Risa Ontiveros. This is about upholding principle of check and balance where a true minority is essential in maintaining and strengthening democracy. Consistent build trust, not only for public servant, but also for institution. And please, let's leave people argument about cults. Nung isang araw po kasi tinawag ni Alan Peter Cayetano na yan po kasi ang problema sa mga Dilawan na yan eh. Parang kultong Dilawan na yan eh. Diba? And please, let's leave people's argument about
cults and color to the wild, wild west of trolls, army, and bots, where they belong. Hay nako, itong dalawa na to, eh parehas naman ayaw natin dito sa dalawa na to eh. Diba? Yung dalawa na yan, alam naman natin na position lang ang gusto niyang mga yan. Eh. Tsaka yung check and balance na sinasabi nila, wala sila nun. Wala silang check and balance. Dahil po, ang ginagawa lang nila, puro kontra lang sila. Alam niyo po, yung opposition po, hindi po masamang may opposition sa gobyerno. Kung talagang gagawin nila yung check and balance. Yung titignan talaga nila kung talagang may anomalya na ginagawa ang mga nakaupo. Diba? Kaya lang, dito sa mga kultong dilawan na tinawag ni Alan Peter Cayetano dito sa ating bansa, yan, kagaya nila ano, kagaya ni, ano pangalan ulit? Kagaya ni Jacqueline, no, kasapi ng kultong dilawan na tinawag ni Alan Peter Cayetano, eh, kumbaga, walang check and balance sa kanila. Dahil puro lang sila opposed. Gawin ng Pangulo to, maganda, gusto ng sambayan ng Pilipino, gusto ng majority ng Pilipino, ang gagawin nila. Oh, hindi pwede yan. Hindi dapat yan. Kasi, may masamang epekto yan. Diba? Ganun. Kahit ano na lang. Kese hoda na maganda, kese hoda na mapangit, kese hoda na kung anuman ang gawin nung nakaupo, tapos kalaban nila, lahat yun i-oppose nila. Walang lulusot na hindi nila i-oppose. Kaya lang, minority nga lang sila eh. Kakaunti lang sila. Diba? Nananaig pa din po ang kagustuhan ng taong bayan. Nung kay Pangulong Duterte lang, itong si Madam Risa eh. Itong tita ni Jacqueline eh. Tsahin mo ba to, Jacqueline? Itong tita ni Jacqueline, halos araw-araw yata, merong banat laban kay Pangulong Duterte. O ano po ang nangyari? Pagkatapos po ng termino ng ating mahal na Pangulong Duterte, ayun, mahal pa din ng taong bayan si Pangulong Duterte. Diba? Tapos, etong sila Jacqueline, hanggang ngayon, nag-iiyakan. Hanggang ngayon, nagpalit na sila ng kanilang mga speech. Dati po, ang sinisigaw niya ang mga yan. Pangulong Duterte, mamamatay tao. O ngayon naman, PBBM, magnanakaw, hindi nagbabayad ng tax. Hanggang sa napatunayan, lahat nung pinail nila na complaint, lahat nung pinail nila na disqualification case kay Pangulong Bongbong Marcos, saan napunta? Dun sa basurahan kasama nila. Diba? Kaya, nako, hindi po maganda etong batch ng minority natin, etong batch ng opposition dito sa atin, walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta dahil, kumbaga, ano naman yan, di nag-check and balance. Basta tingnan nyo ah, basta proyekto ng Pangulo, Vice President, at kalaban nila, asahan nyo na po, lagi silang kukontra dyan. Diba? Nako talaga. Kaya nasasabihan, kultong dilaw ni Boy 10K. Ito naman si 10K. Si Boy 10K naman, kailan po ba ang yung 10K? Hanggang ngayon, wala pa. Kasi yung nakita ko yung commercial niya during that campaign period, bibigyan ng 10K ang bawat Pilipino. Hanggang ngayon po, wala pa po. Madami pong umasa dyan. Kaya madami ding Pilipino ang medyo inis dito kay Boy 10K. Kaya hanggang ngayon po, tapos na ang eleksyon, napakalayo na. Hanggang ngayon, kahit na po hindi topic yung 10K niya, makita nyo doon sa mga Facebook comments, makikita nyo po nakalagay doon, no? Hindi ko pa din makakalimutan na nangako si Alan Peter Cayetano ng 10K para sa mamamayang Pilipino. Di ba?
Diyos ko, bahala kayo dyan sa minority. Kayong dalawa. Parehas kayo, ayaw kayo ng Pilipino. Oh,